Dahil isa raw ang Pilipinas sa mga pinaka-vulnerable sa climate change, binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangangalaga sa ating mga kagubatan. Pati mga siklista, nakiisa rin sa pagtatanim at pagpaparami ng mga puno. Ito ang aking unang balita. Kahit inulan, tuloy ang bike, hike, plant project ng DENR sa Ilagan Isabela. Bit-bit nga ng mga siklista ang mga pananim na native trees gaya ng nara, mahogany, akasya, ipil, melina at iba pa bilang pagdiriwang sa Philippine Arbor Day. Ang magandang panahon na nakisama siya maulan. Extended ang pagdiriwang sa simbolikong pagtatanim naman ng Pangulo kasabay ng 160th anibersaryo ng Philippine Forestry Service at Philippine Environment Month. It is possible for us to treat the needs of the earth at the same level of importance as our own needs. Our role as custodian of Mother Earth holds much value, especially when united in terms of purpose and of direction. Ayon kay Pangulong Marcos, napakahalaga raw na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng malalim na kamalayan sa pag-iingat sa ating kalikasan para matugunan din ang banta ng nagbabagong klima. Filipinos are the most vulnerable to climate change. And what is the answer to this problem? The answer to this problem is our forest land. Today, the task of conservation and protection continues in the hands of 100 men and women of the Corps Forest Management Bureau, our forest rangers, who in some cases cover between 2,000 to 4,000 hectares. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.